This is priceless. My hunters, not a word kay Chairman. Para hindi niya malaman, idispatcha mo na yun sa black market. No. Mas marami pang perang mabibigay sa atin ito kapag tayo mismong gumamit. Onyx, paano naman tayo kikita ng pera niyan? Kung di natin bibenta yung mga alas na yan, diba? It's not just about the money, Kenzo. Trust me. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit obsessed na obsessed si Chairman na makuha lahat ng alas nito, ha? Kasi meron itong mas malalim na halaga. Sabi na eh. Alam mo yan, isuspecha ko eh. Well, I guess that's just what we have to find out. Teka, paano yung mga CCTV sa museum? O na magma-magic dyan. Tsaka advance ako mag-isip kanina, nahack ko na yung CCTV recordings dun sa museum. I love this song! I love you too! Hello! Here's Simon. Here's. Ano to yung chocolate? Perfect. Ah, yes. To? This one also. Nais po ba yung naisip ko, right? Yes, Onyx, yes! May papakita natin si Crystal yung nagdako. Corona ni Otua. Ayos? Ayos? Ring, mami! Ayos! Bilis, di ba? Bilis mo talaga. Of course! Yes! Sabi ni, sila nga yung kanina. Sino ba yung mga yan? Kwento na namin sila. Muntik na nila kami patay. Sir, may napansin lang po ako. Bakit po patalon-talon yung CCTV video nyo? Hindi namin ginalaw yan. Most likely, technical glitch yan. Sir, pakipause po sa frame 3. Sigurado po ako, sir, sila yung nagnakaw ng corona ni Orduha. Sigurado ka? Yes, sir. Miss, di ba ikaw lang yung may suot ng dilaw na hoodie kanina? Kitang-kita ko sa frame, ha? Yes, pero... Sir, hindi nga ako yan. Hello? Tsaka mas payat ako dyan. Oh, sir, totoo po yung sinasabi niya kasi witness po ako. Pina-escort ko po siya sa labas ng event. Ano mong gusto niyong palabasin dyan? Sir, hindi naman po. So, nabimbindang ako, pero mukhang tampered po yung video niyo. Satro! Hello, obvious naman. Hindi ako yan. Hindi ganun yung hairstyle ko, no? Pero ikaw na ikaw yan. Ayun, no? Ikaw lang naman may suot ng dilaw na hoodie. Pwede ka mag-wig, oh. Ako? Sir? Mag-wig? Eh, hindi talaga... Teka, sir, ah. Wait lang. Diretsuhin mo nga ako. Pinitibintangan mo ba ako, sir? I'm not accusing you. Meron naman tayong due process, eh. Saka hindi lang naman corona ni Orduha ang nawala dito sa museum. It's not just a piece of gold. Heritage natin yan bilang mga Pilipino. Kaya ire-request ko sa headquarters natin na interrogate kayong lahat. Lieutenant Davino, based on your initial statement, nakita mo ang corona ni Orduha sa curtain area exhibit na off-limits pa ang mga guests. Were you authorized na pumunta doon? No, sir. Wala po akong formal authorization na pumasok po sa restricted area. Pero dahil kasama po ako sa security unit, alam ko pong responsibilidad kong protektahan ang corona ni Orduha. Ibig sabihin ba noon sa eksaktong oras na pumunta ka, alam mo na may threat na nanakawin yun? No, sir. Kung wala naman palang urgency, bakit kayo pumunta roon? Sir, kaya nga kami pumunta ni Jem doon kasi narinig namin yung ano?
Inuulit ko lang ba ang sasabihin ko? Po? Ah, hindi po. Sorry po. I mean, ano nga po ulit yung tanong, sir? Bakit kayo pumunta sa area ng Corona ni Orduha? May alam ba kayo na nanakawin yon? No! Hindi! Hindi ko alam. Bakit? Ikaw ba alam mo? May alam ka ba? Di ba, pare-parehas lang tayo, walang alam. Sir, huwag naman tayo maging ma-carried away sa pagbibintang. Eh, bakit po ba tinayo yung event na yun, di ba? Para dun sa exhibit. Para ma-exhibit yung Corona. Kaya kami, pumunta talaga kami dun sa area ng Corona kasi gusto namin makita yung Corona. Pag-exhibit ba? Hindi na pwedeng tignan yung naka-exhibit? Hindi pa oras ng viewing. Nagpunta na kayo ron. And so, gusto namin mauna sa lahat ng tao para makita yung Corona. Pag ganun po ba, krimen na po ba yun? Matagal na po kami magkakilala ni Jem. Pero I don't think na may karapatan ako na speculate kung bakit siya nag-volunteer sa assignment na maging additional security dyan sa Orduha Diadem event. Gano'ng katagal na kayo magkakilala? Simula pa ako nung college kami sa Philippine National Police. Mabuti ang tao si Jem. Dedicated na police officer. Kaya sa tingin ko, imposible na siya yung maging suspect dyan sa pagnao ng Corona ni Orduha. Kung hindi si Jem, sino ang suspect nyo? Wala po akong alam dyan. Inosente po ako. Sir, kung inosente sila, mas inosente po ako. Nasa labas po ako ng museum noong nangyari yung nakawan. Ano po, witness po sila, Jem. Pati po yung kulig po niya na naglabas sa akin doon sa museum. Pero ang isa doon, suot ang damit mo. Yung dalawang allegedly na nagnakaw ng Corona ni Orduha. Sir, naiwan ko nga po yun doon. May evidence ka ba to support that? Kasi hindi recorded sa CCTV yun. Grabe naman kayo, sir. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko nga po kayang gumawa ng ganung bagay? Pinalaki po ako ng tama ng lola ko. Wala po akong gagawin kahit anong ikalulungkot niya. No erase, period. Lola, ano, upo ka muna. Mamaya na tayo sumayaw-sayaw. Sige, upo ka, upo po muna kayo. Ayun po, oh. Yan, mamaya, Lola. Sasayaw ulit tayo. Ay, talaga? Ay, oo, sasamahan ulit kita. Ayan. Mamaya, sasayaw ulit tayo. Oo, gusto mo yun. Ay, okay ka lang dyan, Lola, ha? Okay na, okay. Sino po? Sino to? Okay po. Hello? Hello, sino to? Gabing-gabi namang i-scam ka pa. Tsaka bakit meron kang pangalan sa cellphone ko? Sino ba to? Well, good evening, Crystal. Alam mo, magkakaroon ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. If you would agree to my proposal. Anong proposal? Well, how would you like to be part of Mission Orduha? Dahil sa incompetence mo, you are supposedly being suspended immediate today. Follow me. Hindi ka suspended. You are now officially assigned to a special mission. At yung tumatawag sa iyo ngayon, ang head ng covert operation group na binuo ng government. Chief, ano pong special mission? Mission Orduha. Start.
Maestro Mario. Welcome to Mission Urduha. Yeah, it's me. Like what I told you over the phone, nung kausap ko kayo. I'm an expert in Philippine history artifacts, specializing on cultural collection of jewelries. Now, binuo ng gobyerno itong organisasyon nito para hanapin at kolektahin lahat ng nawawalang hiyas ni Urduha. Bakit po kami napili niya? Because both of you are freaking special! Yeah! Okay. Di ba, nakikita niyo yung hiyas lumiliwanag? At nag-glow, right? Don't lie to me. Di ba naririnig niyo rin yung ugong ng Bujong? See? Paano mo nalaman to? Kasi direct descendants nga kayo ni Urduha. And I have my own network. I have my intel. At alam ko na ang background ninyo. Wala kayong maitatago sa kayong dalawa. At alam ko rin kung gaano ka-importante sa inyong dalawa na mahanap ang mga hiyas ni Urduha. Ako talaga nahulog, Kevin. Sinasabi ko talaga. What's so interesting about the golden crown of Urduha? Meron siyang kakaibang kapangyarihan, Freya. I feel it. This may sound weird, pero parang pakiramdam ko meron akong malalim na koneksyon sa lahat ni Hiyas ni Urduha. Like what powers? I don't know. Let's find out. Sounds fun. Ang lahat ng hiyas ni Urduha para maging ako ang pinamakapangyarihang nilalang sa buong mundo. At kapag nagawa ko na yon, panahon na para magdusa kina Gem at Kristal. Nakakalap na kami ng intel tungkol sa kanila. Kenzo Diaz, dating jiu-jitsu fighter na hinire para maging part ng security team ng isang tech company called Empire Tech. May criminal record siya for drunk driving nang may masagasaan siyang bata a few years ago. Wala talaga. Si Valencia Nadales, stylist at dating model, na ngayon ay isa ng disguise at concealment expert. Okay na. Wala naman eh! Next, si Riker Gustilio. Anak ng isang tech billionaire, kaya may limited access siya sa tech at weapon prototypes. Siya ang hacker ng grupo. Ano? Wala? Wala eh. Wala naman eh. Ito naman si Freya. Siya ang pinakamisteryosong miyembro sa team nila.
isa siyang highly skilled combatant. Wala rin. Si Onyx Salazar, huli lang inampon ng CEO ng Empire Tech. Siya ang leader ng elite security team nila. Bakit ba kasi sa'yo lang nagmamanifest yung powers ng Crown? Don't you think it's odd? Pati yung tunog na sinasabi mo na ikaw lang naman yung nakakarinig. Actually, hindi lang si Onyx yung nakakaramdam. Pati na rin si Gem at yung Crystal. Di ba? So that means malaki yung chance na ma-harness nila yung powers ng Corona na yan. Once na makuha nila. Na hindi pwedeng mangyari. I still don't get it. I mean, bakit kayong tatlo? Ang sabi mo, silang dalawa yung rason kung bakit namatay yung mga magulang mo. That does not explain kung bakit same kayo ng abilities. Hindi kayo related kayo ng Odoha na yun? No. Hindi ko pa alam lahat ng detalye.